Ang gusto ko lang naman makaahon tayo sa buhay. Sa Australia po, madaming opportunity sa akin. May bibilhan agad kita ng bahay o kaya mapasunod agad kita sa Australia. Kapag okay na ako, Nay, iniisip ko lang naman yung tayo. Tayo? Okay, iniisip mo tayo. Eh, hindi mo ako iiwan. Iniwan lang ako ng tatay mo. Iiwanan mo ba ako? Hindi naman ako mamamatay, Nay. Mangigibang bansa lang po ako. O di, umalis ka na nga. Isipin ko na lang dati sinabi mo. Hindi mo ako iiwan kahit kailan. Tapos iiwan mo ako. Ang galing, no? Hindi biro ang maging isang ina. Batid natin kung gaano kahirap magsilang ng sanggol at magtaguyod ng isang anak. Pero mula naman sa pananaw ng mga anak, madalas din nilang nasasambit, napakahirap magpalaki ng magulang, di po ba? Ang tanong ko ay ganito, kapag ang isang anak ba ay lumaki at naghahanap buhay na, obligasyon ba niyang suportahan ng kanyang ina? Pati na ang paghahanap nito ng panibagong pag-ibig. Ito ang buon ng nakatutuwang totoong kwento ng isang anak at ng kanyang pasaway na ina. Dito lamang sa aming episode na pinamagatang My Nanay and I, The Eliza Gonzalez and Bryson Gonzalez Story. Nay! Tay! Sorry ah, natalo ako kanina sa contest. Anak, you deserve it. Serve! Oo, yung dapat matalo ka. Ah, deserve. Mangiinis lang po kayo sa akin eh. Mali pa kayo. Reserves, deserves, pareho din yon. Kasi kanina nakita mo naman yung kanta mo, dapat ka lang matalo kasi wala ka sa tono. Shh, uy! Eh, totoo na na wala kang tono sa kanina. Grabe ka, Nay. Dapat ito yung sabihin nyo. Okay lang yan, anak. Para sa akin, ikaw ang pinakamagaling. Ang nanay ay dapat supportive. Ang nanay dapat hindi plastic. Hoy, si Nonoy! Anong sinasabi niya dito sa anak ko? Kayo, mukha kayong mga kuhol, ang papangit niyo. Di bali na po mukhang pangit, di naman bading. Hindi katulad niya. Bading! Umalis na kayo. Umalis kayo. Mga kayo dito. Mukha bading. Pati mga bata, pinapatulan mo. Eh, kasi nakita mo kung ano-ano sinasabi doon sa anak mo. Dapat ako lang ang tumutokso kay Nonoy. Di ba, Noy? Opo. Salamat, Nay. Basta anak ka, yung parating billing ko sa'yo, ha? Huwag kang magpapatalo. Dapat... Laban-laban! Para sa bayan! Mga to? Anak, masahihin mo naman yung likod ko. Pakasakit kasi. Lagi na lang pumasakit yung likod nyo, Nay. Ma? Huwag po kayo mag-alala, Nay. Pag mayaman ako, bibiling kita ng magandang kama para hindi na sumakit po yung likod nyo. Tapos, magandang bahay. Talaga? At bibilhan din po kita ng kotse. Ako, bait naman ang anak ko. Eh, kailangan mag-aral ka mabuti para matupad yung pangarap mo, ha? Opo. Tama. Huwag kang kumain sa amin ng nanay mo na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ha? Alam mo, anak, naalala ko tuloy ng araw. Doon sa eskwelahan namin, lahat may gusto sa akin. Oo nga, Nay. Ang ganda niyo po yun sa picture nakita ko po. Sa picture, kita ko po. Picture? Eh, wala naman akong picture nung bata ako. Meron po. Talaga? Saan? Ito po, oh. Hindi po ba kayo yan? Anak, hindi ako to. Eh,
Sino po yan? Anak ng kaibigan ko. Talaga po? Parang kamukhaan niyo po eh. Ay, naku, ikaw talaga. Sige, balik mo na yan doon at matulog na tayo. Hindi na po kita ulitin. Hindi na. Halika na, matulog ka na. Sige na, matulog na tayo. Nonoy? Po. Ano ginagawa mo dyan? Nagli-lipstick po. Ah, akala ko nagja-jogging ka. Che, syempre, nakikita ko na nagli-lipstick ka. At mawal yung nagli-lipstick ka. Uy, tama na yan. Kaya mo na, kaya na. Umupo ka na dyan. Sabi niyo, tanggap niyo akong bakla. Oo, tanggap kitang bakla, pero ayoko na nagbibihis babae ka at saka nagli-lipstick ka. Magagalit ang Diyos sa'yo. Eh, pwede po ako maging bakla. Eh, hindi po pwedeng maging maganda. Ganun po ba yun? At hindi ka pwede mag-boyfriend pag malaki ka na. Nay naman, parang nagbigay ko yun ng masarap ng pagkain, tapos hindi ko pwedeng kainin. Eh, paano nakakalason yung pagkain, mamamatay ka? Kaya dapat hindi kainin yon at magagalit sa'yo ang Diyos. Tama na yan ganyan. O sige na, itong totoong kainin mo, itong totoong pagkain. Kaya na, kaya na. Tanggalin mo yung lipstick mo. Bukan niya. Tanggalin mo kaya ng pag-anon. Dahil pareho pong nasa Australia ang mag-ina, natampok sa ating totoong kwento, atin silang makakausap sa pamagitan ng video chat. Uy, kamusta kayo dyan, Nonoy at saka Elisa? Nonoy, kailan mo natanggap sa sarili mo na ikaw ay gay? Actually, bata pa lang ako, alam ko na talaga na malamyan na ako, even in first year pa lang ako. So, alam ko na talaga siya. At yun, tangkap ko na talaga from the very beginning. Ma'am, mga sir, lapit-lapit na po kayo. Magpakinta, magpalinis na hindi kayo mainis sa mga sapatin ng mga dungis. Galing na anak pa. Ayos ba tayo? Ayos na ayos. Ayan mo, bago tayo umuwi, ibibili kita ng ice cream. Oh, ayos? Oh. Sige, pahinga ko muna. Kusimban. Okay, salamat. Oh, ba't ganyan yung tsura mo? Iniisip mo na naman ang nanay mo, no? Huwag mo intindihin yun. Ganun lang talaga magsalita ang nanay mo. Eh, kasi si nanay, hindi ko maintindihan. Buti pa kayo, hindi nagagalit sa akin. Eh, ba't naman ako magagalit sa'yo? Biyaya ka ng Diyos sa amin ng nanay mo. Kaya kung ano man nasa puso mo dyan, ha? Susuporta. Bongo ka talaga dyan, Tay. Lamang ka ng 1.3, nanay. Nonoy, ngayon yung passion show, ah. Hindi ka ba sasali? Eh, si nanay. Sige, o bahala sa nanay mo. Talaga, Tay? Thank you, Tay. Tara na, Jams! Laban-laban para sa bayan! Kaya na! Yan, yan. Go, Bess! Gamebot pa, Bess! Agaling mo naman, Bess! Talaga ni Bess? Nanay! Ikaw talaga, kanina pa kita hinahanap. Nandito ka pala. Diba sinabi ko sa'yo, huwag kang magli-lipstick, huwag kang magdadamit babae. Diba sinabi ko yan sa'yo, ha? Sinabi ko yan sa'yo. Akin na. Ngayon, halika. Parang kita nito, parang. Halika nga rito. Diba sinabi ko, akin na.
Uwi ka! Uwi ka na upat! Ito sinabi ko sa'yo. Ha? Bakit mo naman pinahiya yung anak mo? Eh, kasi naman, bakit sinama mo pa dun sa fashion show? Dahil gusto ko maging masaya siya. Mahal, mahirap lang tayo. Wala tayong kayang ibigay na magagandang bagay sa kanya. Maliban doon sa pagiging masaya niya sa buhay. Ibig sabihin, masamang ina ko, ganun. Mahal, sinasabi ko lang. Sana, intindihin mo siya. Hindi masamang tao si Nonoy. Hindi masama ang pagiging bakla. Pero... Sa tingin mo ba, ha, gagawin ng Diyos yung ginawa mo sa kanya? Hindi. Dahil mapagmahal ang Diyos. At ginawa niya rin ang anak natin. Sige, tawag mo na akong pangaralan. Anak ko, kain ka na. Anak, alam ko nagtatampo ka kay nanay kasi nasigawan kita. Kasi anak, ayoko lang naman nung pinagtatawan ng kanila eh. Minamaliit. Kasi, alam mo na, binabait ka. Pero mali ako eh. Mali si nanay. Nakalimutan ko na mana ka pala sa akin. Matapang, malakas ang loob, laban ang laban. Kaya anak, patawarin mo si nanay ah. Pangako, hindi ko na uulitin yun. Susuportahan kita sa lahat ng mga gusto mo. Talaga po? Oo. Halika, anak. Harap ka. Ganun ka. Oh, bakit ka ba tawa ng tawa, anak? Eh, kasi, Nay, ang aga-aga, nilipstikan niyo po ako. Hindi pa po ako nagtutubrush. Ikaw talaga. Oh, sa'yo na to. Salamat, Nay. Bakla. Nonoy, ano ka ba? Kanina ka pa tinatawag ni Jam. Mauuli na kayo sa trabaho. Eh, kasi naman nanay, Nonoy kayo ng Nonoy. Di ba nga, call me Bryson. Ano, bes? Sa dating site na lang talaga iaasa yung paghanap ng boyfriend, no? Ano ko ba, bes? At least dito madaming gwapo. O, tingnan mo! Hala, gagwapo nga. Bet mo? Pero, bes, hindi ka pinapansin, bes. Tagal mo na nga, bakla. Yun mo ngayon, no boyfriend since birth ka pa rin. Ay, nako, bes. Tiis-tiis lang. Malay mo, di ba? Kaloka. Ay, bes! Look! Message sa akin, oh! My God! Baka siya na talaga ang first charming ko. Yes, ang gwapo. Hala, parang ang laki. Bastos, ha? Laki agad? Sira, malaking tao. Ang tangkad, oh. Six. Tignan mo, oh! Ang muscle, oh! Ang laki! Te, pa-extend! Pa-extend! Extend kami, te, 30 minutes. Stop natin, Lely. Oo. Kailan at paano mo nakilala yung Australianong partner mo ngayon, si Rod? 19 years old ako noon nung pakilala ko si Rod.
And nagkakilala kami sa isang dating site. Pagkalipas ng ilang araw, unti-unting na-develop ang feelings ni na Rod at Bryson para sa isa't isa. Hanggang sa sila nga'y maging mag-boyfriend na. Parang nakamanan ito. Tumiyan mo yung tubig mo, ha? Wala ka lang. Oo. Sige, magpahinga ka na dyan. Nay! Anak mo. Nay! Anak mo! Surprise! Ay, naku naman, anak. Ang laki naman nito. Naku, ang ganda-ganda. Ang laki, anak. Ganda. Oh. Ayan, hindi nasasakit yung likod ko. Ay, paano yan? Wala na namang natira para sa sarili mo. Naku tayo, huwag niyo na po akong alalahanin. Ang mahalaga, unti-unti ko pong natutupad ang mga pangarap ko sa inyo. At sa susunod po niyan, bahay na! Eh, pasensya ka na, anak, ha? Hindi na kita na natutulungan sa mga gastusin. Eh, pati nga gamot ko, eh, ikaw na ang sumasagot, eh. Ha? Aling ko. Naku. Tay, maliit na bagay lang po yun. Ang mahalaga, andito kayo lagi at wag na po kayo magtrabaho. Ako nang bahala. Hindi nyo na rin po kayo eh. Mabayaan nyo na lang po akong mag-alaga sa inyo ni Nanay. Anak, salamat dito sa pa-surprise mo, ha? Kasi... Surprise, Nay! Oo, dito sa surprise mo. Nako, wag mo namang araw-arawin. Baka masanay kami ng tatay mo. Nako, Nay, sa totoo po, may surpresa pa ako. Talaga? May pa-kotse? Nasa yung kotse? Nasaan? Nay, naman, ba? Matagal pa po yun. Ah, ano ba? Eh, ano yung surprise mo? Isa pa? Tay, Nay, may boyfriend na po ako. Si Rod, taga-Australia po siya. At darating po siya ngayong birthday ko. Baka magpakasal na rin po kami. Ha? Nako! Anak! May pumatol sa'yo? Nay naman eh! I hate you! Joke lang. Siyempre, masaya ako para sa'yo, anak. Tay, kayo po ba? Masaya po ba kayo para sa akin? Tay! 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 Ano nangyari sa'yo, Tay? Prido! Kapitbahay! Tulong! Prido! Prido! Napag-alamani na Elisa at Bryson na lumala na pala ang diabetes ni Brigido ng mga panahon iyon. Ay, tulong! Kapitbahay! Kapitbahay! Tulong! Akala ko talaga kanina, Tay, nahimatay ko sa sinabi ko. Yun pala dahil lang sa sakit niyo. Shh! Huwag kang mag-alala. Tulad na sinabi ko sa'yo noon, susuportahan kita sa lahat ng gusto mong gawin. Pero sa isang kondisyon, gusto kong makilala yung Rod na yan. Oo naman, Tay. Kaya po pupunta si Rod dito sa Pilipinas din dahil para makilala kayong dalawa ni Nanay. Pabuti. Kikilatrisin ko muna siya. Gusto kong maging seryoso siya sa'yo. Ayaw na ayaw akong paiyakin ka niya. Ano ka ba? Baka pag hindi ka tumahimik dyan, eh, kami ang paiyakin mo. Pwede ba ka nang salita na salita, magpahinga ka na, matulog ka na. Kagigising ko lang, matutulog na naman ako. Kontrapina. Pagalit ka tayo, ha? Naman, pupunta ako sa PCSO. Kaya ikaw na lang ang bumili ng mga gamot ng tatay mo. Bakit po kayo umiiyak, Nay? Gusto niyo po ba ako na lang pupunta sa PCSO? Gaga, umiiyak ako kasi, di ba, kanina sabi ng doktor, konti na lang yung tiyan na ng tatay mo na maging mahaba yung buhay.
Nay, makinig po kayo sa akin. Chance, hindi Chan. Tumigil ka na nga dyan. Didrama na nga ako dito eh. Pero seryoso ako. Hindi ko kaya mawala ang tatay mo. Nay, huwag po kayong mag-isip na kung ano-ano kay tatay. Gagaling po siya. Aattend pa po siya ng birthday ko. Papakilala ko rin siya kay Rod. At makikita niya akong ikakasal. Hindi nagtagal ay nakalabas na rin ng ospital si Brigido. Inihanda nito ang kanyang sarili para sa darating na 21st kaarawan ni Bryson. Malaya nung maiging tatay mo. Salamat at makarating na rin tayo. Pahigain mo na tatay mo. Basta tay, kapag may kailangan po kayo, tawagin nyo na lang ako. Huwag na po kayong tayo ng tayo tayo, okay? Iba talaga ang pakiramdam kapag nasa bahay ka. Mas nakaka-relax. Kesa doon sa ospital, puro na lang turok. Basta promise nyo, tay, magpagaling po kayo, lalong-lalo na sa birthday ko. Oo naman. Misa ka lang magkaroon ng birthday party. Palalampasin ko pa ba yun? Pero anak, ngayon may boyfriend ka na, lagi mong protektahan yung puso mo, ha? Lagi mong pag-iingatan sarili mo. Pansit. Ilang kilo kaya? Spaghetti. 50 packs. Ganun. 50... And... Tao-tao po. 50 tao. Kukuha pa ba ako ng caterer, Nay? Hindi na. Ako nang bahala sa mga lutuin. Wala ka bang tiwala sa akin? Medyo. Oh, edi ikaw na ang maghanda. Ikaw na ang maghanda. Joke lang naman, Nay. Ito naman. Bessie, ikaw na sa design, ha, please. Ay, oh, akin na ulit to me, Bess. Ako na yan. Ay, Bess, yung outfit mo. Ay, eto na nga. Sobrang ganda. Oh, no. Ganda, di ba? Parang masyado formal, Bess. Wala namang iba. Nako nga. Para ka ibuburol dito. True. Walang suporta, ha, ang ninega nyo, ha. Cancel. Si tatay na nga lang tatanong. For sure, magugustuhan niya to. Huwag mo nistorboin yung tatay mo at nagpapahinga na. Nay, sandali lang po ito. Ipapakididilat lang mata, di ba? Hello, tay. Tingnan niyo po itong susutin ko, tay. O, tingnan niyo. Ang ganda susutin ko para sa birthday ko. Tay, dilat ka muna, tay. Kulit? Nga. Tay? 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 Brigido? Brigido? Tatay mo, araw-araw, sa buong buhay niya, naglilinis ng sapatos. Pero tinamong sapatos niya, hindi niya malinis. Ang sabi ng tatay, itong sapatos daw po ang pinakapaborito niya. Dahil regalo mo daw po ito sa kanya. Napakabait ng tatay mo.
na nagkaroon kami ng relasyon. Nakuha niya ako ng isang babaeng maraming pagkakamali. Pero kahit kailan, hindi niya ako sinumpatan. Kaya nga, napakaswerte ko na iyan. Biniyayaan ako ni Lord ng dalawang magulang na mataba ang puso. Pero bakit ganun? Kinuha agad siya. Sana ako na lang yung kinuha. Nay, ako ba naman? Sa tingin mo ba, kung naririnig ka ni tatay ngayon, matutuwa siya sa'yo? Hindi ko alam na. Basta ang alam ko, parang sinuntok yung puso ko sa sakit. Iniwan na ako ng tatay mo. Bryson, ang tatay mo ang buhay ko. Eh ako na eh. Nandito pa naman ako, di ba? Hindi kita pababayaan. Na-in-love daw talaga sa'yo si Rod. Pinangakuan ka daw ng magandang buhay dyan sa Australia. Ito ba'y agad-agad mong tinanggap? Yung mga sinabi niya sa akin, na lalo na yung respeto, talagang binigay niya. And until now, for the last 13 years, magkasama pa rin kami. Thank you. You haven't had the chance to celebrate your birthday after the death of your dad. It's okay, Rod. Thank you for making me feel I'm not alone again. Because you're not. You look more beautiful once you're smiling. Bulero ka, ha? What? Sorry, nothing. What I'm saying, thank you for making me happy again. And thank you for making my life more colorful. Babe, I wanna be with you forever. I promise you, I will make every day the most happiest with you. Every minute? Every second. Babe, let's live together in Australia. Please, come with me. Live in Australia with you? Yes. Batid ni Bryson na makakatulong sa kanyang ina ang pakikipagsapalaran niya sa Australia. Pero nahirapan pa rin siya na ipaalam ito kay Elisa dahil sa matinding kalungkutan na pinagdadaanan nito. Kailan ka aalis? Pag naaprubahan na po na yung visa, ibubok daw po agad ako ni Rod. Edi, ingat ka na lang. Nay naman. Eh, anong gusto mong sabihin ko? Di ba, yan naman ang gusto mo. Suportahan ka sa lahat ng gusto mo. Eh, di umalis ka na. Nay, ang gusto ko lang naman makaahon tayo sa buhay. Sa Australia po, madaming opportunity sa akin. May bibilhan agad kita ng bahay. O kaya, mapasunod agad kita sa Australia. Kapag okay na ako, Nay, iniisip ko lang naman yung tayo. Tayo? Okay, iniisip mo tayo? Eh di, hindi mo ako iiwan. Iniwan lang ako ng tatay mo. Iiwanan mo ba ako? Hindi naman ako mamamatay, Nay. Mangigibang bansa lang po ako. Kundi umalis ka na nga. Isipin ko na lang dati sinabi mo. Hindi mo ako iiwan kahit kailan. Tapos iiwan mo ako. Ang galing, no? Tuluyang
nakalipad si Bryson sa Australia, masakit man para sa kanya. Pero kailangan niyang iwan ang ina para sa kanilang kinabukasan. Ang hindi niya alam, dahil sa kanyang pag-alis, lumala ang labis na kalungkutan na nararamdaman ni Elisa. Wala ka sa mood, ah. Ito nga. Tubig yung iniinom ko. Ayaw mo minom? Gusto, kaya lang ayaw ng katawan ko. Parang ako pala eh. May gusto akong babae. Kasi parang ayaw sa akin. Wala ka bang kaibigan? Bakit sa akin mo sinasabi yan? Sungod naman ito. Sino ka ba? Taga dito ka ba? Bago ka ba rito? Oscar. Nakikifiesta. Wala kang pagkain sa bahay nyo. Te, wala akong buhay sa bahay. Ikaw, bakit mo akong bad trip? Pinagliya ako sa bad trip. Alam mo, komedyante ka. Alam mo, kung di ka na masaya sa buhay mo, bakit di mo subukan ang buhay na kasama ako? Oh, di ba napangiti kita? See? Oscar. Elisa. Tara, inom ulit tayo. Simula ng araw na yon, muling nabuhayan ng loob si Elisa. Ang hindi niya alam, ang lalaking muling nagpangiti sa kanya ay siya rin palang magpapahamak sa kanya. Oh. Kailan mo ba ako sasagutin? Nako, baka kasi magalit yung anak ko. Yung anak mo? Oo. Sa Australia na yon. Masaya na yun, maiintindihan niya pa magkaka-boyfriend ka. Nako, nakakabata naman yung boyfriend na sinasabi mo. Hindi asawa. Asawa? Hindi pa ako kasi handa eh, Oscar. Kamamatay pa lang nung asawa ko. At saka parang hindi ko ka... Kalimutan mo na yung asawa mo. Patay na yun. Ako na yung nandito. Wala na yung asawa mo, ako na. Natatakot kasi ako eh. Tawas? Ito yung magpapawala ng takot mo. Hello? Oh! Hi, Nay! Hello! Nay? Okay lang po ba kayo? Oh! Okay lang ako! Ikaw ba okay ka lang? Okay lang ako, Nay. Para nakainom kayo eh. Uminom ba kayo? Inom! Inom! Hindi! Kulit, Nay, ha? Okay lang ako, Nay. Kayo, okay lang ba kayo? Okay lang ako. Ikaw ba okay ka? Ako okay na okay ako eh.
Nanay, ang kulit-kulit mo. Oh, ano? Nakunay, may good news pa naman ako sa'yo. Alam mo ba, bumili na ako ng kondo, inutusan ko si Bessie. Eh, next week na yung turnover. Oh, over? Over, over! Alam mo, Nay, nakakapagod ka. Tatawagan na lang kita ulit. Good night. Hello? Hello, Kitty? Kitty, hello? 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 Oh. Oh! Naku! Mm. Ang laki naman pala nito! Ah, diba, wow. Tita? Semi-furnished to. Oo nga. Tsaka, tita, si Bryson talaga pumili nito para sa inyo. Talaga? Naku, tawagan mo naman si Bryson para magpapasalamat naman ako doon sa anak ko. Sige po. Ganda naku. Dito, babe. Ang ganda, no? Hello, Bessie. Bess, dito na kami sa kondo mo. Oo, kasama ko na si tita. Kausapin ka na yan. Ganda. Okay. Anak, naku, ang ganda naman dito. Salamat ha, ang laki pala nito, anak. Oo nga, Nay. Sayang. Hindi na po naabutan ng tatay. Pero pwede rin po kayong magpasama kay Bessie kung okay lang sa inyo. Ay, hindi na. Meron naman ako makakasama dito eh. Talaga? Sino, Nay? Eh, boyfriend ko, si Oscar. Ano? Boyfriend? Oo. Eh, di ba, Nay, may na-post na kayo? Nakuha niyo pa talagang mag... Nay naman. Basta, ayoko pong mag-boyfriend kayo. At hindi siya titira sa bahay ko. Napakayabang mo naman, Bryson. Gusto kong tandaan mo, nanay mo pa rin ako. At sa ayaw at sa gusto mo, dito titira si Oscar. Che! Ayun na nga. Nay! Oscar! Saan mo ba dadaling yan? Ibibenta ko lang to. Ha? Bakit mo ibibenta? Magagalit si Bryson! Edi sabihin mo... Ninakawan tayo, o kaya nasira. Ninakawan tayo? TV lang ang kinuha? Oh, edi isasama kayo, ref. Ha? Ano gagawin niyo? Ano mo kasi gagawin mo sa pera? Magbabayad niya ako ng utang sa pinagkukuhan natin ng bisyo. Kulang ko lang kaya pinapadala ng anak mo. Buksan mo yung pinto. Elisa, umuwi pa nga raw itong si Bryson. Para ikaw ay matauhan. Pero wala daw nangyari eh. Bryson, at that point, ikaw ba'y sumuko? May mga times na parang sumusuko na din ako dahil parang wala na ako sa kwento. So, yung mga panahon na yun, ilibuan ko siyang hindi kinausap. Pero... dumating pa rin yung type na gusto ko pa rin siyang bigyan ng pagkakataong magbago. Babe, mamaya nga pala maghahanap ako ng trabaho. Aram sana muna ako ng 2,000 eh. O, sige. Teka, di ba nasa iyo yung ATM ko? Oh, eh may 200,000 pa yun sa mga dinala yung pera. Ubus na yun, no? Ubus? Saan mo dinala yung pera? Ang dami ko yung pinagawa dito sa bahay mo. Madami, di ba gripo lang ang ginawa? Bakit ba ang dami mong tanong? Para sa pera sa tingin mo, sisiraan ko yung tiwala mo?
Buti nga nag-aanap ng trabaho yung tao eh. Sorry na, Oscar. Masaya nga ako na naghahanap ka ng trabaho eh. Kasi... Naisip ko lang naman yung anak mo eh. Sa future natin. Salamat ah. Maraming salamat. Nay? Oh! Ang kapal na mukha mo! Nanay! Tumayas sa sarili mo ako! Tumayas ka! Sandali! Nanay! Ano ka ba? Ano ka ba, Nanay? Ano ka ba? Bryson, Nay. Nonoy! Bryson na ho ang pangalan ko ngayon. Ikaw pa rin si Nonoy na pinag-aral ko. At lahat ginawa ko para maigapang ko at mabuhay. Pagkatapos ngayon, babalik-balik ka dito na parang akala mo ko sino? Nagkapera ka lang? Akala mo ko sino ka na? Ganyan ba sa Australia na parang ang yabang-yabang mo? Lahat ng hangin nasa ulo mo, Nonoy? Hindi, Nay. Pero huwag sana kang magpaloko sa lalaking yan. Hoy, Nonoy. Huwag kang bastos. Hindi kita pinlaking walang galang. Hindi ako bastos, Nay. Binabastos niyong sarili niyo. Ah, talaga? Kumuha, kawakan! Niluloko lang kayo niyan. Sa tingin niyo ba, papatulan kayo ng lalaking addict na yan? Oo, dahil siya lang ang sumama sa akin nung iniwan mo ko. Nung nagluluksa ako sa tatay mo, mas pinili ko yung kaligayahan mo. Sana piliin mo rin yung kaligayahan ko! Bes, magtapat ka nga sa akin. Eh, Bes, hindi kita try. Gaga, hindi yon. Anong klase ba akong tao? Bakit lahat na lang ng bagay sinisisi nila sa akin? Ang lahat lang naman ang pinangarap ko sa magulang ko para sa amin lahat. Pero tingnan mo ako ngayon. Hindi mo kasalanan. Pero Bes, ang sinasabi ko, wala kayong mare-resolve kung pareho kayong magpapataasan ng ihi. Bes, kailangan laging merong isa na magpapakumbaba tsaka umintindi. Ang hirap magpalaki ng magulang, Bes. Baliktad na ata ang mundo. Alam mo, kalimutan mo na yung anak mo. Wala siyang respeto sa nanay niya. Tumigil ka nga muna, Oscar. Kung anak ko lang yun si Bryson, ako. Baka kanino pa yung nakasapit pati Warwick. Alam mo sinong mayaman? Bastos? Di ba kasasabi ko lang, Oscar, pwede tumahimik ka muna? Pwede ba? Okay. Sige, aalis muna ako. Text mo na lang ako kung pwede na ako bumalik. Oh, sa pagdadali niyan, akin to eh. Pati ba naman ikaw, nahawa ka na sa anak mo? Eh bakit? Akin to, binigyan na kita ng pera ha. Eh lalabas nga ako, di ba? So malamang kailangan ko kumain. Oh, eh, di mamalimos ka. Akin nga to, ba't mo kinukuha? Kulit mo ha. Sinabi ko, akin to. Akin niya to, okay? Akin to! Ano ka ba? Akin to, okay? Akin! Tarantado ka talaga! Sinasaktan mo panalay ko! Tarantado ka talaga! Maluka! Kala mo, inuwan kita! Alis! Alis! Mga baliw! Manila ka ng baliw! Wait nga! Demonyo! Nay, gusto niyo sa Australia na kayo tumira kasama ko para masaya tayo. Okay na ako dito, anak. Babalik ka na ba kay Oscar? Aray, Nay!
Pasensya ka na, anak. Pasensya ka na. Alam mo, anak, hindi ko alam. Yanghiya na rin ako sa'yo. Kasi kahit saang anggulo tingnan, talagang maling-mali ako. Nay, wala po yun. Pwede naman tayong magsimula ulit, di ba? Siguro. Hindi ko alam, anak eh. Kasi habang tumatanda ako, lalo ko naiisip na kung gaano ko kaulang kwetang magulang. Gusto mo bang malaman kung gaano ko kaulang kwetang magulang? Nung bata ka, hindi ba naalala mo na merong litrato nakita ka? Hindi po ba ko yan? Anak, hindi ako to. Eh, sino po yan? Yung batang yun, nasabi ko, anak ng kapitbahay namin. Hindi totoo yun. Anak ko yun. Kapatid mo siya, si Eva. Nagkaroon ako ng tatlong anak sa unang lalaking kinasama ko. Sinubo kong buhayin ang tatlo kong anak. Pero namatay yung dalawa. Si Eva na lang ang natira. Nay, anong nangyari kay Eva? Chang, iniwan ko si Eva sa tiyahing ko para makapaghanap ako ng trabaho sa Maynila. Masakit pero kailangan kong kayanin. Dito sa Maynila, nakilala ko yung tatay mo. Pinakasalan niya ako. Pero hindi ko pa rin nabalikan yung kapatid mo. Tama ka. Wala akong galang sa sarili ko. Wala akong galang sa pagkababae ko. At sa pag-iingin ako. Wala. Ang kwenta kina. Bryson, hinanap mo, no, yung kapatid mo, yung si Eva? Paano? Hinanap ko siya sa internet. And then, meron ako isang kaibigan sa Facebook. Ang pangalan ni si Kate. So, may nakita siya na Eva Fernandez. So, binigay niya sa akin yung account and then sinerch ko naman agad. Ano yun? Ikaw ba si Eva? Bakit? Ikaw ba to? Saan mo galing to? May gustong makipag-usap sa'yo. Sino? Bakit po? Anak? Eva? Patawarin mo ko, anak. Anak? 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 Patawarin mo ko, anak. Sandali lang, ate. Pakinggan mo naman ang nanay. Alam kong hindi mo pa siya kayang patawarin sa ngayon. Pero kailangan mo siyang pakinggan. Nanay pa rin natin siya. Kapatid kita? Ano kailangan mo? Wala. Gusto lang kita makita, anak. Pagkatapos na maraming taon, gusto mo akong makita? Ha? Bakit? Mamamatay ka na ba? Hindi pa, anak. Tatanggapin ko lahat ng gusto mong sabihin sa akin. Kasi alam ko,
marami akong pagkakamali sa'yo. Pero patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Ang daya mo. Ang daya-daya mo! Patawarin mo ako, anak. Pero alam mo kung anong magandang naibigay mo para sa akin? Natutuwa ko! Natutuwa ko na hindi ka gayahin. Dahil ayokong maging isang ina na katulad mo. Napakasama mo! Anak ko, anak ko, anak ko. Ito, patawarin mo. Patawarin mo, nana. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko sa'yo, anak. Manawad, anak. Sa tulong ni Bryson ay naayos ang relasyon ni Elisa sa matagal nang nawalay nitong anak na si Eva. Hindi nagtagal, isinama na rin ni Bryson ang ina papuntang Australia. Hi ate, magpapadala ako sa iyo dyan bukas ha. Salamat Bryson ha. Ay, kamusta na nga pala kayo dyan ni nanay? Naku, ang lamig-lamig, anak. At saka alam mo ba, wala naman pala ng tao rito. Nakakalungkot. Buring naglalakad. Eh, ayaw mo nun. Puputi ka. Ay, oo. Parang puputi na ba ako talaga? O, sige, magluluto muna ako, ha? Rod, okay, okay. Fresh ko, ate, no? So, Rod, how do you find my mom? She's cool, and I love her adobo. But I think she's kind of bored here. Really? What makes you think so? Bray, ano kaya kung hanapan mo si nanay dyan ang boyfriend? Bakit hindi, ate? Dahil dito, naisipan ni Bryson na hanapan ng boyfriend ang kanyang ina. Iba't ibang dating site ang napuntahan nito para lang makahanap ng partner na tugma sa kanyang ina. Ayan na ba? Ayan na ba? Nay, may isa na, Nay! Ayan na siya! Ayan na? Oh, kausapin mo, kausapin mo. Sige, teka. Buksan natin yung audio. Oh, kausapin mo na, Nay. Hello? Eh, ano ba sinasabi? Hindi ko maintindihan. Ikaw na nga. Ano ba yung ASL na yan? Dali, off mo ng audio. Papanggap ako na ako, ikaw ha? Oo, sige, dali. Kausapin mo. Hi, hello. My name is Elisa. And please, don't ask my age. It's very unpolite. But I am very young by heart. Hoy, bakit ikaw yung kinikilig? Ano ka ba? Nay, kinikilig ako para sa'yo. Parang ikaw na yung kinikilig talaga eh. O sige, kausapin mo pa. So, how are you? Ooh! I am! Ah, shh! Hindi ko naiintindihan yung sasabihin ko. Ano ba ang sasagot dito? Yes, yes. No. No. You better keep. Yes. Try. Try. No. This is gonna be very good. Oh. I need my translator. Yes. I don't know what to do. No. So, how do you find Australia? Australia? Yeah. Find in the map? In the globe. You're a naughty girl, but I love the way you make me laugh. What's happening?
Your nose! It's bleeding! I'm dying. Nanay! Nanay! Nay, sigurado kayo? Ayaw niyo na talaga dito? Oo, anak. Kasi parang, mauubusan ako ng dugo rito. Nosebleed? Oo, yung ganyan-ganyan. Tama kayo, oh. Ayoko na. Sa kaka-Ingles. Naman, masasanay din kayo dito kagaya sa akin. Ay, hindi. Hayaan mo na, anak. Hayaan mo na ako. Mamimiss mo ba ako? Sobrang mamimiss kita, Nay. Ako din. Naku, anak, namiss ko tong tuyo. Nakakaloka ka na. Yan lang palang hinahanap mo. Dapat binilhan na lang kita dito. Eh, siyempre, anak, iba pa rin yun sa Pilipinas niluluto. Nay, wala naman kayong lakad gayon, di ba? Wala. Bakit? Dahil may sorpresa ako sa'yo. Ano surprise mo? Hindi ano, Nay. Sino? Sino? Teka. Teka, anak. Hi, Eliza. Bob! You're here, Bob! Bob! Smell, oh, smell! Tamo! Eliza, ito daw si Bob, yung Australiano, pinuntahan ka pa daw sa Pilipinas para mag-propose sa'yo. Opo, nagpakasal siya. Nagpunta siya sa Pilipinas, nagpakasal kami. Kasi nagkakilala na kami dito sa Australia. Hi, guys! Bago nga pala ang lahat, bago tayo mag-cheers, gusto ko lamang pasalamatan ng superhero ng buhay ko. Wala na pong iba, kundi si Bob! Ano ba yan, anak? Akala ko ako. Nay naman, joke lang po yun. Siyempre, ikaw po yun. Gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo dahil pinalaki niyo po akong malakas. Lagi niyo pong sinasabi sa akin na laban lang ng laban, anak. At bilang superhero, Nay, lumipad tayo kung saan-saan. Minsan po, nakakahilo man. Pero ang pinakamahalaga, nakarating po tayo sa lugar na paruroonan natin. Gusto ko lang po, Nay, malaman nyo at sa lahat ng mga tao dito, mahal na mahal kita, Nay. At ikaw ang buhay ko, pati superhero ng buhay ko. Nay, sa Australia ka natitira. Excited ka na ba? Oo, anak. Nininervous ako kasi siyempre English-English na naman yun. Iniisip ko nga, anak, mag-aat kaya ako ng English para hindi ako naliligaw dun sa Australia. Oo naman, Nay. Di ba, te? Sa pag-aaral, Nay, walang matanda at walang bata. Parang pag-ibig lang yan. Yes! Yes! Oo. Tsaka, anak, maraming salamat, ha. Kahit hindi ako masyado naging mabuting ina, nagkaroon naman ako ng isang napakabuting anak. Salamat, ha. Binigyan mo pa ako ng isang chance. Ay naman, chance. Oo nga, yung chance. Ikaw naman, kamali lang eh. Salamat, anak, ha. Mahal na mahal kita. Salamat.
kaya ang maiiwan yung mensahe ba sa ating mga televiewers, lalong-lalo na yung mga magulang at mga anak na parating nagbabangayan, hindi magkaintindihan. Kayong dalawa, sa huli, aba, eh kayo ngayon na nagkakasama, no? Masarap ang buhay, masaya na kayong dalawa. Ano ang pwedeng matutunan diyan sa buhay ninyo? Ayusin po nila ang buhay nila na sila ay magkasundo bilang anak, magpakumbaba po sila sa magulang nila. At lagi po silang manalangin sa Panginoon. Wala naman talagang perfectong pamilya. Iba-iba ang mga magulang, iba-iba rin ang anak. Pero pag ginamit kasi natin yung puso natin, malalaman natin kung ano yung tamang gawin bilang isang magulang o bilang isang anak. Naniniwala ako, kung sino yung mas nakakaunawa, siya yung magpakumbaba. At kung mahal mo yung isang tao, ipaglaban mo. Kahit minsan, masakit, mahirap, pero ganun talaga siguro pag nagmahal ka. Ang makikita ko po sa pagmamahal niya, kahit po ako nagkamali ng araw, mahal na mahal niya po rin ako. Tapos ito po nga na nasa Pilipinas, ako rin niya ako pinagpayaan hanggang madala niya po ako dito sa Australia. Inuris niya po ako, kaya nagpapasalamat po rin ako sa Panginoon. Sa anak ko kasi, kung iba pong anak, papabayaan. Kaya napakabuti po ng anak ko. Alam mo, Nay, ikaw ang pangarap ko na makita ko na maging maayos ang buhay mo. At gusto kong sabihin sa'yo na mahal kita, na iwan ka man ang mundo, patuloy kitang mamahalin hanggang sa huling hininga. Kung ang tungkulin at responsibilidad ng isang ina para sa kanyang anak ay panghabang buhay, ganoon din dapat ang gagawin ng isang anak sa kanyang mga magulang hanggang sa kanilang pagpanaw sa mundo. Sila man ay datnan ng malubhang sakit o umabot sa pagkakataong hindi na nila kayo kakilala. Sana'y patuloy pa rin alagaan at mahalin ng anak ang kanilang ama't ina. Ngayon, bukas at magpakailanman.